live at sa imong heart. Aniya na ang kuyang ang ganahan o gwapa. Pero ang gwapa dili ganahan niya. Ang kuyang alami pero dili pidli. Ang kuyang amoy simbolo sa mga lalaki na seryoso. Oh, yes, Daddy. Ang muhatag o talipay sa inyong maanyag na dagway. One heart, one love, Juan Vicente. Hello everyone, my name is Juan Vicente and welcome to the world of fun, love, and fame. Wow, again, mga fun-fun. So, once again, welcome to my first ever video! Yay! So, in this video, I will answer those questions na dipumutana sa mga Facebook friends via Messenger. That's because yesterday, nag-post ko sa my day na ko to ask me a question, I will answer here via vlog. So, dili na ito dugayon pa! Pero ato sa dugayon gamay. It's because, basta may buong mga singit pa rin ko yun dyan. It's because na ako rin sa ako ang kwarto nga wala pang human. Init kaayo, tapos na yung mga manok na saba kayo kay aril ako prefer na mag-wow prefer. Aril ako prefer na mag-video. It's because dito saba yung sakinan and I can tao. So, gari manok ra akong kontra. So, I have here extra shirt, kontra ako singot. So, ayun nyo yung mind akong pambro na ako dari. And this time is ako na ansiran ilahang mga questions. Anong tama answer na ako ilang questions nga parts ilang expectation. Alright? And 3, 2, 1, and go! Oh, na yung mga effects. Anyways, mauni ang mga questions nga akong gingon ganina. And ako siya yung gumot para dili kayo yung hata. Kung siya una na akong bunutan, sana ako gumot kami. Anyways, so muna siya sa kaming nayon. Hopefully, makuha na ako yung mga expectations kung sa inyong ginanitubag na ako. And also, mga questions rin is lalay, sa ako nalilove, inamaw, guban pa. So let's start na. Pwede mo human? Pwede mo human. Parang human. Pak! Alright, so I have you right now. The first question coming from Jude Pasaylo and Mary Chris. My co-wives is hi. So, nganong wala kagi-crush ba? For a very simple reason. Ask me why. Again, ask me why. It's because gigabaan sila kay wala sa sila gi-crush back sila ang mga crushes. Yay! Charla, wala ko nalang crush back. Ito na tayo. Please, yes, at bahay. And I have here right now the second question from Christian Nehru. Ingo siya nga, nganong feeler man ka nga perfect ka nga wa ganin na ilan mo. So, nakaingo siya nga perfect ko. It's because kung usahin mo sa chat ni, but may yun ko perfect. Actually, we are all perfect, Char. Ito, bagbuwa ko na. And yung question, wala gani, kuno ko yung nailan, bisan mo sa. It's because, I am part of the loyal university, faithful university. Nga lang, kasi yung progression may. So, muna wala kong nailan, it's because loyal ko mga pagkatao. Bisan sa loyal na ko, wala kong i-crash pack. Bahala sila. Goodbye. And for the third question, nga na rin ako is from Maricar Perez, pinakagwapa sa SSC, yung siya. Kung sa'yo pinakalisod nga pangutana, well, ang pinakalisod nga pangutana is ang pangutana nga nagparamdang ng tako niya. Nag-discarte ng tako niya, ginahimay. Ako man tayo show ang love para niya. Pero nganong kuya, manggihapon iyang tanaw sa kuwa. Kung bibigyan mo lang ng pag-asa pa, sa itong ikaupat na pangutana, gikan kang Sheila Mia Villarino o Crystal Ann Alfanta, ngano guwapa man ko? Well, para na ako, guwapa tang tanan, guwapo tang tanan, no? Mahisuraan ang tanan. Ikaw, Sheila, guwapa kasi mong pananaw sa mong mama, guwapa ka pananaw sa mong papa, guwapa ka pananaw sa mong isoon, guwapa ka pananaw na mo sa mga kauban sa youth, guwapa ka para sa mong uya. And ikaw, Crystal, you're perfect. You are just a dream that I... And sa itong ikalima mga pangutana, gikan kang Chuchay Belt or Chuchi Belt. Actually, ma'am, siya until now, wala ko ibawang sa ipapronounce yung mga name. But anyways, your question is, why do people cheat in relationship? Actually, brothers and sisters, mga besh, mga bay, there are main reasons kung ano mag-cheat ang isang katao. And mahatag ko niyo yung tulo or three common things kung ano mag-cheat man. Number one, money ang mga tao, dili makontento. Dili makontento kung sila silang partner. Dili makontento sa time, love, and effort na gihatag silang mga partner. Muna nangita o glain. And the worst ilang nakitaan is layo ra kayo sila ang partner sa una sa ilang gipuli karon. Which is nagmahay sila kung nga nung ilang gilisan tong partner nila nga unta good na for them. So muna ang mga tao, dili makontento. Ang ikaduha,
mo na yung mga tao na dili na happy sa relationship, dili na happy sa inyo ha, dili na happy sa imo ha, gawa ka ma-aware na dili na din siya malipayon, mo na ng cheat siya. But remember, those two reasons is still bad. It's because kung sa may reason na to, cheating is always cheating. So sa'yo, piyapo na siya. Wow, nasalita. Ano na siya? And last but definitely not the least, dini ang mga tao na wala ka pang ayuwa sa Ginoo. What I'm trying to say, aning nga siya, brothers and sisters, ha? What I'm trying to say is that once ang tao, ipangayo ka niya sa Ginoo, mayingon nga Lord, ako pangayon sa mong mga kamot ng kahwana, ng lakiha, ng bayhana. It's that, that's the time na serious ka. That's the time na once ihatag ni Lord sa imo, unang time mga paraninin mo. Ask me why. Again, ask me why. It's because never ka mangayo sa Ginoo na dili ka seryoso. Never ka mangayo sa Ginoo nga wala pa dun nga ni mong pangayo. And never ihatag sa Ginoo kung kusay dili para imo. Ana na siya. That's the reason nga mag-cheat ako sa katao. It's because wala kagi-agi niya of prayer. Brothers and sisters, especially brothers, before tamuyap, before natukwa ako ng mga kamot sa ato ang mga babae o sa ato mga prinsesa, wow, prinsesa, payuha ako sa siya sa ato ng Ginoo. Okay, once ihatag na ni Lord sa tua, that would be the best relationship ever. So question number 6, gigan kang Trisha Vermudia. Gino sa paghibalo sa inventor sa oras sa kung unsa ng orasa. Well, based akong hibawaan sa mga katigulangan sa unang gichika sa lola, gichika sa akong stepmom, ayun siya nga, ang mga katigulangan daw sa una is wala pa orasan. Pero ilang gibasihan sa orasan is ang adlaw. Once daw ang adlaw is nanasa imong ulanan, which means alas 12 na nasiya. So maybe mauna ang gibasihan sa inventor sa orasan nga kung unsa ng orasa. Or nagmuna-muna lang siya. Ano pa yung sila? Bye! Alright, our 7th question is coming from Trisha May Gabuya. Ito siya, what if the girl you like the most, niya pangandoy kayo ni mo siya, then it comes na nagkauyad mo, then years pass by, nagplano mo magpakasal, pero ang problema kay ang girl lahigli yun. Niya ikaw, dedicated kayo ka sa imong service sa church, niya ang ganahan sa babae kay ikaw ang mubalhin sa ilang religion para kamo together forever. Unsa imong buhaton? Well, Trisha is asking me kung if ever ako nasa case tapos unsa akong buhaton. But before ko na answer, there are many cases about that, no? Nga different religion, tapos sila na yun. Tapos sila yun. Tapos plano silang pakasal, na yun sa nga mag-give up, mag-mobalhin. But in my case, sa ako na yun na case is I love Catholic, I love my faith, and love na ko ako ang service at church. Which is kung sa ako na yung hitabo ng situation, I would rather lose the girl, mas ganang kumawa ang girl, kasi sa akong service sa Ginoo, the way that I really love to. So, what I'm trying to say is, mas prefer ko mawa na ang girl akong gihigugma kaysa mawa ko sa akong service or mawa ko sa akong love na service na gihatag sa Ginoo as a Catholic. So, more na siya sa akong kwan. So, I know that you have your own opinion na uban mo willing mo give up, na uban nga magduduho give up. Muna yung nga proper discernment lang. Discern lang yun. But lagi, since ako may ipukutana, so, mo to akong tubag nga, I would rather lose that girl, bahala mawa ka as long ako ang service, faith, and love sa us, Roman Catholic, is dili mawa para niya. And for that, may God be praised. And ato ikawalawa pong tanagikan kang E.G. May de la Cruz. Yun siya, nga nung di ko suktan basta na i-event sa YFC pero suktan ko uglaag. Ito nung ano ka, suktan ka uglaag pero di ka suktan uglaag sa mga YFC events. Anyways, dili ko kasuntian ako kung sa yun, it's because I am not your parents, okay ba sila ang side. But the only thing na ako isulti mo dahil is that as long makita si mga parents, mga changes, mga growth, mga spiritual growth, physical growth, nga makita nila na grabe mga changes sa youth for Christ or pag-attend ng event, maybe that's the time na sila na mismo ang mapush mo to attend. Kaya daghan pa man tang parents or daghan pa man tang mga tao ang wala pa kasabot kung unsa man ang YFC, unsa may pambuhaton ana, ang ano man na, blah blah blah, o uban pa. So ako lang is ipakita sa mga ginikanan nga grabe mo hang love sa mga service nga without you for Christ is maybe maglisod ka kuan sa mga life. So ana na siya, ha? And for our 9th question, ikasiya mo itong pangutana, gikan kang Jewel Allen na siya, who do you look up the most and what qualities do you love about that person? So aside siguro sa family is the girl that I met in NYD 2019 or National Youth Day, because that girl really changed my life as a servant of the Lord yet. So at that time is the meet na ko siya, not physically, but dito na mo nag-start ang mga konvo nga nakailan ako siya personally.
sumuna siya. What qualities do you love about that person? Aside sa iyang physical appearance, yung nindot ng hair, nindot ng ipon, nindot ng tingo, o nindot ng mata, o nindot ng ginawang is her attitude, the way siya makikistorya sa tao, dili po siya EJ, and the best thing is grabe yung dedication and service sa Ginoo. So may mga pinakanindot ng qualities na akong nakikita. So that's it. And last but definitely not the least, question number 10 coming from Rega Herona. Yun siya, unsa ang pangutana nga maglisod kag tubag? Siguro mo ni ang time ba kung mayon si crush ako ang kuya? Okay ra nimo, friends lang ta ko to. And mao to ang mga pangutana nga akong ginahinay tubag. Ang uban ng question is lisod, ang uban is kapila pa na ko giti tungod sa kasama sa manok kung uban ba. But anyways, thank you so much for stopping by. Please don't forget to give a massive thumbs up kung wala pa, and please subscribe na karon. Again, thank you so much. Hopefully makita ka sa sunod na video. Kamura din makita na ako sa sunod na video. And once again, this is Juan Descente nga nagaingon, bisan kinsa or bisan unsa pa ka, gihigugma ka niya. Bye-bye!